Nararapat lamang mga kapangganda ang mga sakripisyo ng ating mga magulang ay suklian. Tampok sa ating istorya ngayon at ang sa ating isa sa mga sinorpresa natin ngayon ay ang isang 89 years old na nanay ng 12 na mga anak. At ngayon alala siya ng kanyang mga anak sa karawang ito at isa tayo sa kinuntsapa para sorpresahin siya sa kanyang karawan at pasalamatan sa mga naging sakripisyo. Kasama natin ang inyong anak ma'am at inyong apo. Hello to! Kumusta? Nandito na kami kay Kasiman Wang niya, Maura. At i-ano namin siya, surprise namin. Nandili ko kami. Parang ako ang kinakabahan dito. Iyakan ito eh. Dito na tayo. Danlog ah? Iyalay ka agi nung sa ekwanong sa dikaraho. Dikaragi ako madanlog. Hi. Talaga. Hello, good morning. Hello, ma'am. Happy birthday po. Salamat. Happy birthday. Ito po ang gift sa inyo. Salamat. Oh, may nagpapabigay na yun. Importanteng tao, special na tao. Eh, mabuti nakaalaala po sa akin. Opo. Kahit ganito yung sitwasyon natin. Oh, happy birthday po. Pa-bless po muna ako. Dito muna tayo, Nay. Hello. Opo. Nanay, happy birthday po sa inyo. Salamat po. Kami dito sa Energy ay ano talaga, pinakiusapan ng aming listeners na bisitahin ka ngayon dahil sa iyong salamat special na karawan. Opo. Iti na ako po. Opo. Papunta, 89 na daw po, nanay. Oo nga, papunta na ako sa 89. Oho. So, salamat sa Ginoo. Parang pagka madagdagan pa madasong tinuig. Yes po. Magkilita pa tayo. Yes, so next birthday dito rin kami ha. Okay. Pero ito na, pakinggan muna natin ang special na mensahe sa inyo ng special na tao sa buhay ninyo. Para sa ako minamahal nga mama, may mensahe ako para sa iyo sa araw ng iyong ika-89th birthday. Pero bago ang lahat, gusto kong pasalamatan ang ating mahal na Diyos na umabot ka sa edad na 89, tsaka kung paano tayo itinaas ng Panginoon mula sa buhay na walang-wala tayong makain noon, nakatira lang tayo sa bahay kubo na kapag umulan ay gumigising tayo kahit natutulog na para pumunta sa isang tabi na hindi natutuluan ang ulan. Ma'am, maraming salamat sa lahat-lahat na sakripisyo na ginawad mo sa amin. Simula pa ng maliliit kami, alam namin kung gaano ka nag-sakripisyo sa amin, sa aming lahat na magkakapatid, naranasan mo na noong nagkasakit si Papa ay ikaw ang umako ng kanyang obligasyon na kahit ikaw ay nasa kabuwanan ng iyong panganganak ay
ikaw pa rin ang sumalo ng kanyang trabaho kasi hindi siya pwedeng magtrabaho. Naranasan mo na ikaw ang nag-aralo ng ating palayan para lamang makapagtanim ng palay. Lahat-lahat na yata ng trabaho sa bukid ay dinanas ninyo ni Papa para lamang mabuhay kami. At sa araw na ito, Mang, gusto ko kahit na papaano, bilang isang ulirang nanay, ay gusto kitang pasayahin sa pagsilibrar ng iyong ika-89 na taon na pagtira dito sa mundo. Napaka-blessed talaga namin dahil ikaw ang aming naging nanay na kahit sa kabila ng mga paghihirap, mga pagsubok, mga sakit na dinanas mo, pag-alaga sa amin, ay hindi kayo nawalan ng pag-asa, hindi kayo nag-give up. At sa araw na ito, Mang, gusto ko maging masaya ka, kaya pinakiusapan ko isa sa reporter ng Energy FM na siya ang maghatid ng aking munting sorpresa para sa iyong kaarawan. Walang ibang nakakaalam nito, plano ko ito para lamang mapasalamatan ka at pagtanaw ng utang na loob bilang isang anak mo na kung hindi dahil sa iyo ay hindi ko rin narating kung saan na kami ngayon. Mga anak ko ay inalagaan mo pa hanggang sa nagiging professional na rin sila. Maraming salamat dahil kahit na malayo ako ay naandyan ka pa rin. Sinusubaybayan mo at inaalalayan mo ang aking asawa habang nag-aalaga sa mga bata. Maraming salamat din, Mang, na sa tuwing uuwi ako, alam mo na yung mga paborito kong pagkain ay talagang sinisikap mong makapagluto ka sa akin. Halimbawa, yung nilupak na saging, yung kumbo. Mang, kita-kita ko na lang ay dumarating ka na sa bahay, bit-bit mo yung mga pagkain na ibinibigay mo sa akin, tanda ng iyong pagmamahal sa akin. Hindi ko yan makakalimutan, Mang, kaya maraming salamat talaga. At ang bilin ko lang sa iyo ay magpahinga ka na, huwag ka ng trabaho, huwag mong iisipin na nahihiya ka dahil wala kang ginagawa. Ito na yung time na ikaw naman ang magiging buhay, Reyna, kasi tapos na yung pagsakripisyo mo sa amin. Kung ano man ang maitulong namin sa iyo, Mang, ay pasalamatan mo na lang yan kasi alam namin na lahat ng mga anak mo, lalo na yung mga anak mo na nagkaroon din ng blessing, alam ko na sinisikap din nila na maibigay lahat ang karangyaan sa buhay mo. Tanda ng pagtanaw ng utang na loob sa iyo dahil noon naranasan din natin ang sobrang hirap. Kaya ngayon, dahil na-bless tayo ng Panginoon, so ito na rin yung time na maiparamdam namin sa iyo na yung mga sakripisyo mo ay deserve ka na bigyan ng kasiyahan at karangalan. Maraming salamat sa lahat. Ang wish ko lang sa iyo ay bigyan ka pa ng mahabang buhay ng Panginoon para makasama mo pa kami ng mahabang panahon. Maraming salamat sa lahat at binabati ko kita ng happy birthday, Mang, at sana ay lalo ka pang magpalakas, mag-ingat at makinig ka na sa mga payo namin na kailangan mo na rin mag-ingat sa iyong sarili kasi malayo kami sa tabi mo. Walang mag-aasikaso sa iyo dyan. Pasalamat lang kami na nandyan si Annalyn at ibang mga anak, mga apo na hindi naman maibigay lahat ang oras nila kasi nga may mga trabaho naman ang bawat isa. Kaya ang bilin ko lang sa iyo, Mang, ay mag-ingat ka at once again, happy birthday. Sana naging masaya ka sa araw na ito sa aming munting sorpresa sa iyo kasama ng iyong mga apo. God bless you. I love you. Salamat sa mga apo na mga bisita. Naging ano man it Ginoo nga nakaabot man sanda iya sa aton nga panimagay bisan anong kaimuhon natun. Hay sanda naghigugma man katun diya it pag dapon-dapon.
Nga ni ginapasalamatan ko man kini tanan-tanan ag sa mahal nga Ginoo. Ano imo nga mensahe sa imong nga ito sa ibang bansa, nanay? Eh, akon nga mensahe kanda nga pro Ginoo, hindi man kanda ba magpabaya, nga hindi man sanda pagpabayaan, nga hindi man sanda makaagit mga problema ito. Ay, siyempre, akon nga mga unga, nagatiis man, nga makakita man it, trabaho, nga may andaman nga kabuhian. Nga ni ginapasalamat ko gid sa tanan dun sa Ginoo nga anaman dun nga gingbugnaan da ako nga mga unga ay nakasayod man do Ginoo sa amon nga paggawi Ginoo nga hagyan man amon pero tanan nga nga tanan nga kalisod problema ging tiis maur nga ni anang hambay nga nagyan namon tanan do mga problema sa kaguit Dios nakaraos man kami. Opo. Nga ni ginapangsalamatan ko man sa mahal natong Ginoo ay dahil nga ana pagid man kami tawan i kalipayan. Opo. Gaarado ka tinggali ka to. Grabe ta. Ha? Oo. Ang tanan nga trabaho. Eh siyempre. Oho. Ikaw ro nag-ubra ita nag-obligasyon imong naging obligasyon mister. Kung ano man do ubra ka akong asawa nagatupad gid ako. Dahil ang mga unga sa dosi sanda. Oo. Huay-huay gid. Kailangan maghugot gid no. Oo, hugot gid. Mag makaron nakita mo man nga nagbunga man imong sakripisyo. Dahil napasalamatan ko sa Ginoo. Ay anak mo do naging ano man, bugay man. Ano imong birthday wish makaron? Ay 29 nga ra. 1931 ako na tao eh. Opo, opo. Ay, ginapas... 89 years ka na. Ano pa imong ginahandom sa imong kabuhi? Imong wish, opo. Akon pang ginahandom ay kabay pagid Ginoo nga. Tauan pagid ako nanay at kabuhi nga. Magawig-gawig man. Opo. Bisan makaragang ako, basta nga mag-alagad man ako kana. Waman ako gakalipat. Oh, baskog kasi lola nga ray, nag-aarado, tangis na nga na sinong Arnelo eh. Ay, matuod. Talaga, oh, grabe. Kasi ang mga nanay, talagang willing kami to sacrifice everything. At lahat-lahat, kayang isakripisyo, kayang gawin para sa future ng mga anak. At kami po ay humahanga sa inyo, sa inyong ginawa, sa inyong mga anak. Kayo po ay talagang napakabuting ina sa inyong mga anak. Kaya kahit malayo man yung anak mo nasa abroad sa pamamagitan ng Energy FM, ay konektado pa rin. Nagparating talaga siya ng sorpresa sa inyo, nanay. Oo. Marami para pasalamatan kayo. Pasalamatan ko man sa Ginoo nga bisan ito sana sa ibang bansa, wa ako nang daging nakalipati. Opo. Oo. Oho. Iraamon nga sakripisyo, anda mga dumduman. Opo, tama. Bukon abit magumuro, garado nga ron ay. Oo, ah. Ay, matuod. Arado ang una. Garado ako tuto. Grabe tayo yung mga ang tanan, arang, kundi gahilamon pa na eh, sa ganas. Gahilamon man. Gahilamon man. Tagubinit mo ako. Oo, kita mo. Kung, gapakarusar ang asawang to, gapukat butong. Oh. Butong, gapukan man ako. Gapukan man. Noong, gatupad man ako. Kalisot, ana nga, ano no. Pero at least magkaroon, nagbunga gidre mo nga pagtiis. Ay, ako nga rang hinipo, malyaga. Hello. Oh, yan. Ito na mga anak mo na po ito. Opo, yan. So, happy, happy birthday po, nanay. At sana po marami pang mga kaarawan ang dumating sa inyong buhay. Oo nga ni. Pag kauuyan pa ko at mahal nga Diyos nga, makahugat pa gid ako sa madasal nga tinuig. Opo. Ay, yun. Oo, talaga. Amen po. Napaka-strong person ninyo talaga po. Jesus, abi mo trabaho gid matuod ko una sobra-sobra. Ang tanan kong trabaho agyan ko. Ay mother, happy happy birthday kahit
palagi kitang pinapagalitan dahil suplada ka, maldita ka. Pero love na love pa rin kita kasi hindi ka sumusunod sa mga sinasabi ko na kumain ka ng masarap, huwag ka namang unsumi. Yun, happy birthday. Pero love na love pa rin kita kahit palagi kitang pinapagalitan. Ayan na, happy birthday, God bless you. Salamat. Mang, happy 89th birthday. Pasalamat kami dahil nakarating ka sa ganitong edad. Kahit naghihirap tayo, gusto namin na maging masaya ka. Kahit medyo wala kami sa oras sa trabaho, hindi man namin kayo makakasama araw-araw. Pero dito sa puso't isipan namin, Mang, hindi ka namin nakakalimutan. So, thank you kasi hindi kami nakarating ngayon sa kinalalagyan namin kung hindi dahil sa pagsisikap at pagtiyaga nyo kung paano nyo kami pinalaki na mga anak na maayos. Kaya, Mang, happy birthday. At ngayon, kahit hindi tayo ulit magkasama, babalik na kami bukas. Alagaan mo lang parati ang sarili mo, huwag mong pababayaan. Kung ano man pagkain dyan, kainin mo. And then, yung sarili mo parati, isipin mo na maging malakas. Naabot ka pa sa sunod na taon ng mag-celebrate pa tayo. Huwag mong isipin na ito, hindi, parang isipin mo na hindi ka natatagal. Kaya basta, isipin mo lang, nandito lang kami mga anak mo, hindi ka namin pababayaan. Thank you. Mother, kahit ay happy birthday. Sana humaba pa yung buhay mo. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami lahat ng mga anak mo. Hindi kami prepared, kami na surprise eh. Dapat kami ang magiging surprise eh kasi dalawa lang kami nilang ka-umuwi kahapon eh. Dahil i-surprise ka namin, kami pala yung malaking surprise. Mag-message ka rin? Dong! Ayun, Mang. Basta magpakatatag ka na lang. Mahal na mahal ka namin. Ha? Salamat. Para makuha natin yung umabot ka ng 100K. Para makuha natin yung 100K. Joke lang. Ayun na, Mang. Mag-message ka, Dong. Mang, happy happy birthday! Gusto yun mo, lang? Ano gusto mo isalita sa pagpalaki ko sa inyo? Thank you lahat sa lahat. Mahal na mahal namin. Ingatan mo sarili. And love you. And God bless. Ingat kayo dyan lagi. Salamat. Ay inyo pa akong harumduman. Bisan ina kamo sa magayo, ay uwa kami ninyo, uwa ako ninyo ginakalipati. Bisan uwa akong si lolo ninyo, ay ako man gapon, inyo man ako gapon nga ginahigugma. Salamat, gid. Kabay pagid, nga kaguyan kamot Ginoo, nga magkilita pa kita. Na pala kayo, hindi ninyo alam na pupunta kami ngayon. Hindi, wala man ting message sa amin eh. Kasi wala ting... Nagulat sila, ano mo. Ayan. Hey, Lola! Happy birthday, Lola! Mayad yung pamingawas na. Love na love ka namon. Do yun yan. Lola! Happy birthday, Lola! God bless you! Salamat sa mga apo ko. Kamu man, ano inyo? Happy birthday, Lola. God bless you. Sa inyo, kapon natin na pag... Alila. Happy birthday, Lola. Ayun. Cute-cute ng mga apo, ah. Ikaw naman, nanay. Happy birthday, Ma. Sana mahaba pa yung buhay mo at hindi na magmasakit. Ikaw ko nag-aalaga. Kasi siya yung nag-aalaga eh. May bayag lang si nanay eh. Kasi sabi niya eh, huwag ka nang magmasakit.
Sabi ni nanay, eh kasi ikaw nag-aalaga eh.